Okay, good afternoon po mga kagulay. Okay, good afternoon po mga kagulay. Ay, ngayon po papakita ko sa inyo yung aming ginawang plot. At bago po ako magsimula, welcome pong muli sa ating YouTube channel. Ito na po yung aming ginawang plot. Natapos na po naming iland prep. Ayan. Sa ngayon po, nakakagawa na kami ng bali walo. Walong plot na po. Ang mahaba. May tanim na po ito, hindi ko na lang naipakita sa inyo ang pagtatanim sa kadahilanan pong busy din, wala pong videographer, wala pong makakatulong din para makuhanan po ng video. Ayan, pero may tanim na po ito. Ay, papakita ko na lang po ulit sa inyo pagka nag-harvest na po ulit kami. Kaya po yung isang aking pinsan din ng katulong ko, ito mabait po ito, masipag din po. Nagdidilig po ulit kami ngayong araw mga kaparmer, mga kagulay. Mainit po kasi ang panahon ngayon, dapat madiligan po at mabasa yung lupa para tuloy-tuloy po yung pagtubo ng ating mga tanim na petchay. At ito po yung aming taniman, hindi pa po tapos gumawa ng plot. Nilalang prep pa po itong kalahati, malapad po ito hanggang dun po sa ibaba. Okay, ayan po. Ito pong mga tanim namin petchay ay pa 3 days pa lang po ngayon. Maganda na po siya at nasibul na. Kailangan lang po talagang basahin dahil mainit ang panahon para hindi po matuyo yung ating mga sibul na petchay, yung tumutubo na. Okay, sisimula na po namin ang pagdidilig ulit. Pagkatapos po magdilig, ay gagawa na po uli kami ng panibagong plot dun po naman sa tabing iyon at dito po naman sa part na to, sa parting iyon ng wala pang hindi pa nailalang prep. Okay, hindi po, magdidilig muna kami. Salamat po. Okay, yan po, at magdidilig na po uli ngayon. Kailangan po ulit diligan at sobrang napakainit po ng panahon dito ngayon, hindi po umuulan. Ayan. Medyo malapad-lapad po itong aking didiligan, nag-iisa lang po ako. Wala pong makakatulong puro busy. Kailangan po magtyaga para sa pamilya. Okay, yan po, sige po, magdidilig muna ako, maraming salamat. Yeah.
Good morning po mga kadiskarte at sa lahat po ng nanonood ng ating YouTube channel, Diskarte Farmer TV. Okay, update ko lang po ulit kayo sa aking mga tanim na pechay. Day 4 na po siya ngayon. Ayan po, papakita ko po sa inyo. Okay, ayan po. Hanggang dun po sa dulo. Ayan. Update ko na lang po ulit kayo hanggang sa makapag-harvest po ako. Ay, kailangan lang po talagang diligin araw-araw para gumanda po ang aking mga tanim na pechay. Dahil mainit po ang panahon ngayon, kinakailangan po laging basahan lupa. Okay, maraming salamat po. Good morning po mga kadiskarte, mga ka-farmer. Okay, welcome po muli sa aking YouTube channel, Diskarte Farmer TV. Okay, ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim na pechay. Okay, ito po mga kadiskarte yung ginagawa kong taniman. Okay, naka-plot po ito. Ayan po. Okay, may tanim na po yung kalahati. Tapos yung kalahati po ay tataniman pala no. Okay, ayan po. Ayan po yung kalahati na yan sa parting ibabang yan. Ayan po. Ngayon, sa ngayon po ang aking pechay ay nasa 10 days na po. Papakita ko po sa inyo. Okay, yan po. Okay, yan. 10 days na po siya. Nakatapos ko lang po kahapon mag-spray ng insecticide. Marami pong naninira ng dahon. Butas-butas na po yung dahon. Okay, yan po. Bukas naman po, applyin ko naman siya ng abono. Yung 4600 po ang ginagamit ko dito para sa pechay. Pampataba at pampabulas po sa pechay. Okay, ayan po. Hindi pa po ako tapos maggawa ng plot. Marami pa akong ginagawa. Ito po naman, kahapon, sinabugan ko rin ito kahapon. Ito po ang parting ito. Yan. Mayroon na po itong tanim. Maganda na po siya. Sa ngayon po na one day pa lang, kakahapon po pa lang siya sinabog, pero naputok na po yung mga buto niya. Maganda po ito sa ibaba. Tanim na po yan. Update ko lang po sa inyo. Sa 10 days pa lang po, pero ang gaganda na niya. Ang lalaki na niya. Ayan. Tingnan po ninyo ang gaganda ng pagkakatanim. Pantay na pantay siya. Saka hindi siya madamo. Kasi po nasa plot siya, nasa ibabaw ng plot. Yan lang muna po at update ko na lang po ulit kayo pag mag-apply na po ako ng abono. Okay, maraming salamat po.